umaasa ang ating mundo sa natural carbon sinks para mapanatili ang balanse ng carbon dioxide. Ngunit nagbago at nasira ang balansing ito sa pagpasok ng Industrial Revolution. Simula noon, patuloy na tumataas ang carbon emissions sa mundo kada taon. They had to rely on the burning of fuel, specifically fossil fuels. Ito yung essentially papatakbo ng mga engines na yun that really propelled the Industrial Revolution. Noong 2023, naitala ang pinakamataas na record ng global energy-related carbon dioxide na umabot sa 37.4 billion tons ayon sa International Energy Agency. Habang patuloy ang pagtaas ng carbon emissions, hindi na sapat ang kakayahan ng mga natural carbon sink na sumipsip ng sobrang carbon dioxide sa ating atmosphere. Kung hindi maaagapan, maaaring lalo pang bumilis ang pinsalang dulot ng climate change. So yun yung isa sa mga bagay sa carbon sinks. Kailangan effective sila mag-sequester ng carbon. There was also a study that carbon sinks really couldn't sequester carbon anymore. Ano ang carbon sinks at paano nito mapipigilan ang paglala ng climate change? Here's what you need to know. 2015 to 2024 will be the warmest 10 years on record. Ayon yan sa State of the Climate 2024 update ng World Meteorological Organization o WMO. From January to September 2024, umabot sa 1.54 degrees Celsius ang global mean average temperature ng mundo. Inilabas ang naturang datos sa unang araw ng UN Climate Change Conference COP29 sa Baku, Azerbaijan. Dahil sa human activities tulad ng pagsunog ng fossil fuels, mas dumami ang carbon emissions sa ating atmosphere na nagpalala sa climate change. Bakit CO2 yung tinatawag na culprit sa climate change? So kapag nilagay mo siya sa atmosphere, in significant amounts is matatrap yung init na pumapasok sa mundo natin dahil sa araw and nagproproduce ito ng tinatawag natin na greenhouse effect. Dito nanggagaling yung idea of global warming. May kita natin na malaking chunk ng pagdami at pagkapal ng greenhouse gases sa atmosphere natin are really due to fossil fuel. Kaya raw mapigilan ang tuluyang pag-init ng mundo kung maibabalik natin sa balanse ang carbon cycle. Ang carbon cycle ay ang natural na proseso kung saan lumilipat ang carbon sa hangin, tubig, lupa, at iba't ibang nabubuhay na organismo. Kailangan regulated itong cycle na to kasi kung hindi, may kita natin yung mga effects na actually nararamdaman na natin ngayon because of climate change. No? So you can look at the worst effects of climate change as a consequence, no, to the disruption of this carbon cycle na tinatawag. Sa carbon cycle, may tinatawag na sources na naglalabas ng carbon dioxide at may sinks na sumisipsip nito. Halimbawa, kapag humihinga ang mga hayop, sila ay naglalabas ng carbon dioxide sa atmosphere. Ang mga carbon dioxide nito ay inaabsorb ng mga halaman at puno sa pamamagitan ng photosynthesis. Ilan sa natural sources ng carbon ay ang inilalabas natin at ng iba pang mga organism tuwing tayo ay humihinga, pagkabulok ng mga namatay na halaman o hayop, at sa tuwing nagkakaroon ng volcanic eruption at wildfires. Anthropogenic source naman ang tawag sa pinagmumula ng carbon dahil sa human activities katulad ng pagsusunog ng fossil fuels para sa energy, pagsasaka, deforestation o pagputol ng mga puno, at iba pang industrial processes. Ang sinks sa carbon cycle ay mga lugar o paraan, natural man tulad ng kagubatan at karagatan, o artificial tulad ng carbon storage technology na sumisipsip at nag-iimbak ng carbon mula sa atmosphere.
So, what are examples of carbon sinks? Forests are significant carbon sinks. Peatlands are very, very important carbon sinks. And of course, the biggest carbon sink in the world are oceans. Our oceans are able to sequester millions of tons of carbon dioxide, which means na essential din talaga yung buhay at yung equilibrium na na-maintain ng dagat para maging effective na carbon sink siya. Nagsimulang dumami ang carbon emissions sa mundo nang masira ang dynamic equilibrium ng carbon cycle. Dynamic equilibrium ay ang balancing paggalaw ng carbon sa pagitan ng sources na naglalabas ng carbon dioxide at mga sink na nag-aabsorb nito. Pero nang simulan ng mga tao ang paghuhukay sa lupa para kumuha at magsunog ng fossil fuels, dito na nagsimulang masira ang balanse ng carbon cycle. So, isipin natin ang isang carbon sink bilang isang sponge. Kapag lagyan ng tubig, na-absorb ng sponge yung tubig na yon. Pero alam natin na yung sponge na yon will only be able to get as much water as it can. So, ibig sabihin may limit siya. And yung essentially, yung sponge na to is a carbon sink and yung tubig is carbon. Sa isang pag-aaral rin ng 16 researchers mula sa iba't ibang science organization sa mundo, nakita na hindi na kinakaya ng ating mga natural carbon sink ang pag-imbak ng tone-toneladang carbon dioxide sa mundo. Noong 2023, nasa 1.5 hanggang 2.6 billion metric tons ng carbon dioxide ang naaabsorb ng lupa at mga kagubatan. Malayo sa 9.5 billion metric tons na nasipsip ng mga ito noong 2022. Isa din yun sa mga unfortunate realities ng mundo natin na parami ng parami yung mga demands for natural resources. Naging less effective talaga yung mga sinks na doon. Tapos, on top of that, these lands are being converted because they're already carbon sinks. Ibig sabihin, ang dami nilang nasisequester. Tapos, if you do land conversion, you essentially release all of this carbon dioxide in the atmosphere. So, nakikita natin na nagiging hadlang na rin yung overdevelopment, especially development in very, very critical areas in our ecosystem that make it more difficult to mitigate the worst impacts of climate change. Ang mga karagatan na pinakamalaking natural carbon sink ng mundo nanganganib na rin. Para siyang chicken and egg problem na uminit ang mundo, naging acidic yung tubig, at dahil naging acidic yung tubig, hindi na kayang mag-sequester ng as much carbon kasi nagiging source na siya actually ng emissions. So parang nandito tayo sa point ngayon na mahirap nang bumalik sa dati. At nandito tayo sa point ngayon na medyo nagkakaroon na ng sariling self-perpetuating process yung pag-acidify na to and yung pag-lessen ng effectivity ng ocean as a carbon sink. Unti-unti na nating nakikita ang pagkasira ng ating mga natural carbon sink tulad ng sunod-sunod na mga wildfire sa mga kagubatan ng Canada at Siberia. Ang mga kagubatan mula sa mga bansang ito ay ilan sa inaasahan sanang natural carbon sinks na pwedeng mag-imbak ng carbon dioxide emissions sa mundo. Nagsisimula na rin matuyo ang Amazon River na malaking bahagi ng Amazon Rainforest. Itinuturing itong lungs of the planet dahil sa significant amount of oxygen na pinoproduce nito at pati na rin ang pagiging massive carbon sink. Dahil sa mga pagkasirang ito ng natural carbon sinks, bumababa rin ng husto ang kanilang kakayahang i-absorb ang carbon dioxide. Mas pinapalala nito ang epekto ng climate change na siya ring sanhi ng lalong pagkaubos ng natural carbon sinks. And the cycle continues. If we go back to the sponge analogy, hindi ka lang nagtatapon ng ilang drops ng tubig sa sponge. Ilang balde yung tinatapon mo sa sponge. What's the worst case scenario? I'm afraid we're living it right now. Medyo snowball effect yung nangyayari, no? Kapag hindi sila nakasequester ng enough carbon, mas lalong iinit yung mundo, at mas kapag lalong iinit yung mundo, matutunaw lalo yung mga parts ito, which decreases their effectivity as natural carbon sinks but also endangers the lives of the biodiversity in that area. Sa Pilipinas, umabot sa 1.42 million hectares ng tree cover ang nawala mula 2001 hanggang 2022. Ang pagkawala ng mga ito ay nagdulot
ng 848 metric tons ng carbon dioxide emissions ayon sa Climate Change Commission. Naramdaman sa Samar ang record-breaking na init na umabot sa 50 degrees Celsius ngayong taon. Magkakasunod na bagyo rin ang tumama sa bansa sa nakalipas na mga buwan. Because the destruction of these carbon sinks will directly lead to more severe, unpredictable, and intense climate impacts. And this is really a foretaste of what can happen to the Philippines kapag hindi tayo mag-push for strong policies that protect carbon sinks, that protect natural ecosystems, and that make polluters accountable. Dito, maaaring mapakinabangan ang artificial carbon sinks. Katulad ng mga natural carbon sink, kinukuha din ng mga artificial carbon sink ang carbon dioxide at iniimbak ito sa lupa o dagat. Pero may limitasyon ang mga ganitong teknolohiya at hindi ito may tuturing na pangmatagalang solusyon. So, isa yan sa mga technologies na tinatawag na carbon capture technologies. It would be funny to note that a lot of these carbon capture technologies are actually funded by the very same fossil fuel corporations that continue to use and abuse fossil fuels. So, I think kailangan makita doon sa lente na yun. Para saan ba talaga yung mga carbon capture technologies na to? Are you greenwashing? So, yun yung isa sa mga realities. Bagamat napinsala ang carbon cycle, may pag-asa pa itong maibalik sa balanse. Una, kailangang bawasan o itigil ang emission ng carbon mula sa fossil fuels, isang bagay na maaari raw na suntok sa buwan o imposibleng mangyari. Dahil parte na ng ating everyday life ang paggamit nito. The science is clear. Phasing out the fossil fuels is the single most important thing the world needs to do right now to be able to have a chance dito sa escalating climate crisis. No? It's really an existential question and the hard decisions must be made, but they have to be made. Hindi din sapat ang pagbawas ng carbon emission upang makagawa ng tunay na pagbabago. Kahit itigil ang paggamit ng fossil fuels, mananatiling mataas ang carbon dioxide sa atmosphere. Pinakamabisang paraan daw ay pangalagaan ang mga natitira o isalba ang mga nasirang natural carbon sink sa mundo para maibalik ito sa dati nitong estado. Kung gaano kabilis nawasak ang balanse ng carbon cycle sa loob ng ilang daang taon, daan-daang taon din ang ating hihintayin upang maibalik ito. Actually, a lot of the solutions are right in front of us. Like, we just need to take care of them. And I don't think being completely reliant on our own technological innovation will solve the climate crisis. Caring for nature will do, working together will do, and holding those polluters accountable will help solve the climate crisis. It's not technology, it's accountability, it's protecting the environment, and it's working together.